Nagbigay din ng kani-kanilang pananaw ang ilang senatorial aspirants sa mga issues sa bansa na anilay dapat pagtuunan ng pansin. May unang balita si Mark Salazar. Ibinahagi ni senatorial aspirant Teddy Baguilat ang kanyang pagbisita sa Provincial Volunteer Center at Leni-Kiko Provincial Headquarters sa Ifugao, kasama ang ilang opisyal ng probinsya. Kinumpirma naman ni General Guillermo Eliazar na nagpositibo siya sa COVID-19, bagamat asymptomatic, hinikayat niya ang publikong magpabakuna para maiwasan ang malubhang epekto ng COVID. Hiningi ni Senador Win Gatchalian ang pagsuspinde sa pagkolekta ng online money transfer fees. Marami na raw kasing gastusin ng publiko sa gamot, testing at pagpapaospital ngayong tumataas ang COVID cases sa bansa. Nanawagan si Senador Joel Villanueva sa DOH na muling pag-isipan ang pagpapaikli sa quarantine period ng mga bakunadong healthcare workers na may COVID. Pwede daw kasing malagay sa alanganin ang healthcare workers, pati ang kanilang mga pamilya at pasyenteng inaalagaan. Balak maghain ng supplementary budget ni Senatorial Aspirant Harry Roque para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Bukod sa pagkain at tubig, kailangan daw nila ng pinansyal na tulong para makabangon muli. Umapila naman si Attorney Alex Lacson sa Muslim leaders na bigyan ng pagkakataon ng batas na nagbabawal sa child marriage. Mapoprotektahan daw ng batas ang mga minor de edad mula sa arranged, forced at unwanted marriages. Sa isang press release, nangako naman si dating Senador Jingoy Estrada na gagawin niyang prioridad ang pagpupondo sa bagong tatag na Department of Migrant Workers. Para sa unang balita, Mark Salazar, buong puso para sa Pilipino.